What was the exact condition po of Diego Loizaga's character, Ed? Para po, syempre, we're doing content. And then, for Miss Jasmine, what was the preparation for the climactic monologue? Because it was really emotional. So, I'm just curious, like, how do you even prepare for that kind of, you know, scene na, like, heavy? Tapos, I'm assuming screen kasi yung, I mean, you're talking to a virtual, ano eh. So, you're not talking to anyone, I'm assuming. So, it must be difficult. So, yun po. Okay, yung sa character ni Diego, hindi siya na-mention directly sa pelikula. Pero yun nga, yung parang tinalakay na takbo ng isip niya yung nag-overcompensate siya. Which could result from either meron siyang obsessive-compulsive disorder or you know, simple perfectionism brought about by a childhood trauma. Basta ang point is yung character niya, parang naghahanap siya ng proof lagi na itong fiancé niya ay parang tama yung naging decision na siya yung naging partner. So meron siyang endless pursuit na ano na yan, perfectionism, na dapat mabigyan daw niya ng buhay na parang reyna. So pero of course at the expense of the relationship. Ganun ang pinakaano niya. Backstory ni ano pangalan? Ed. Oo. Wala pang diagnosis, kaya sa last, di ba, pupunta pa lang siya sa psychologist. For that monologue, well, like mentioned, no, yung mga eksenang yun, wala akong nakikita ng screen. I haven't seen how did they do or perform in their scenes, especially dun sa kabatuhan kong eksenang yun. Pero, pagdating kasi sa mga confrontation, na dialogues, monologues, or just in general, kahit tinginan lang. Kadalasan ng actor, kailangan hanapin yung either similar experience or feeling. And kailangan mong i-project yun sa present ulit. Kahit na-resolve na, no, yung mga issue na pinagdaanan mo yun, nagiging useful kasi siya, para siyang baraha na baon-baon mo lang, diba? Iba't ibang baraha ng emosyon, experiences, pwedeng, hindi ko maalala kung anong eksaktong ginamit kong experience doon. Pero sobrang sakit niya, yung parang never kong na-imagine magmumura ako sa taong yon. Kasi sobra kong respetado. Ganon. Ganon din kasi yung nakita ko sa kay Glenda and kay Ed. Yung respetado niya si Ed eh. Ayaw niya ding maramdaman ni Ed na kulang siya. Kaya ayaw niyang i-confront na harap-harapan yung issues niyang ganun. Kaya siya pumupunta dun sa forever. So, internal talaga siya sa mga ganong kalalaking at kabibigat na eksena. Sobrang internal siya, and minsan kahit yung katawan mo parang naaalala yung mismong moment na nangyari yung experience na pinanghuhugutan mo. Kasi we can forget it, our brain can forget memories, pero our body, our muscles will always remember them. So, kaya minsan yung trigger na tinatawag ng tao, dahil naaalala yun ng katawan natin, ng cells ng katawan natin. So, nararamdaman ko ulit yung galit! Inayupak! Okay, thank you po. Congratulations thank po ulit. Hello po, Sir. Direct JP and to the cast. Congratulations. Napakaganda ng film. Direct JP, first question. How did you conceptualize the film A Glimpse of Forever? Give us like a little story lang po. How did you... Hindi siya little story. So medyo mag-overshare ako. Sure. Parang sa mga ibang tao dito na fina-follow ako sa Facebook, di ba there came a time na nag-viral ako for using a Snapchat filter. Anyway, FYI, nag-viral ako nung bandang pandemic kasi ano, may Snapchat filter akong ginagamit, tapos natatawa yung mga tao. Then I really became famous because of it for 2 years of my life habang pandemic. To the point na kumikita ako doon. So, tapos, nagkaroon ako ng parang self, tinanong ko yung sarili ko, bakit
parang ang galing-galing kong umarte kapag may filter. Pero in real life, very ano ako, hindi ako, almost parang meron akong social anxiety. So yun actually yung nagbigay sa akin ng idea dito sa concept ng Glimpse of Forever. Yung concept na merong isang tao na parang behind a mask or a filter or whatever you want to call it, parang feeling ko meron akong dalawang personality. Kaya di ba sabi ko kanina before nag-start yung pelikula, sa mga influencers dito and social media personalities, pwede kayong makarelate. Kasi sometimes, we create a persona virtually sa social media or sa internet, and sometimes, that persona becomes, I don't know, better than the real thing. sa mga artista, I think makaka-relate din sila sa ganun. And ako, naranasan ko yun, parang, bakit napaka-likeable nung online persona ko, pero in real life, parang I'm just, you know, me. Ayun, yung mga ganung ideas yung give birth sa ganitong konsepto. Grabe, kasi napakaganda po talaga nung story. Ang deep and ayun nga po yung pala about sa mga influencers. Napakaganda. And to the cast po, grabe ang galing po ninyo. Ano naman po yung na-discover nyo sa isa't isa after the film? I know medyo konti lang yung mga scene ni together, Jasmine and Jerome. Pero ano yung na-discover nyo sa isa't isa after the film? After the film, and like personally? Tungkol sa... co-actors? Yes. Well, nung kay Jasmine, tagal kasi namin 2016? Yeah, 15 pa. Or 14. Kami, nagkasama lang kami sa isang event. May nagpa-picture lang kami. Then after that, wala na. So, wala akong idea kung sino siya. So, I mean, no, not as Jasmine. Kumbaga, wala akong idea personally. Yes, that's what I mean. Virtual persona. So, nung dito sa taping, nung shoot namin, nakita ko kung paano siya ka-energetic, tapos very jolly sa set, and very, accommodating sa lahat, you know, ganun, very mabilis siyang lapitan. At kay Jego naman, I've known Jego ever since tapos wala na. Ang pinag-usapan na namin tungkol sa bahay, sa buhay, ano mga pwede natin, tumatanda na yata kami, sabi namin, parang bro. Good boys pa na ito, Lord, I love it! Ako with the both of them. Now, first of all, kay Jerome, like the same thing. And ang pinaka nag-standout sa akin, yung medyo pagka soft-spoken niya rin minsan. Very gentle, very cool guy lang siya, you know. If he's stressed, I don't feel it. Hindi nagpe-penetrate sa ibang tao yung energy na yon. So, that's always important when you want a good environment for work and just with people na kasama mo, di ba? Diego, I've known him for a long time. Mutual friends, also his mom, his tita, mga naka-work ko na. This is our first time actually working together. It's just always fun to talk to him, share mga kwento tungkol sa Australia, our shared experiences there, yung mga ganyan. And then mga small stories na lang about stuff here in the Philippines, mga experiences na pinagdadaanan namin in our industry, mga ganong bagay. But honestly, the easiest set I've worked on, walang ere pareho tong lalaking to. And yun ang gusto natin sa mga, alam mo yun, yung parang hindi mo mararamdaman na mas leading lady sila, yung ganon. Wala. Sino yan? Joke lang! Wala! Sino yan? Wala! Kayo naman! Yun lang, bao. Bro, pretty much sinagot na nila. So I'll copy-paste. Sa totoo lang, hindi sa tinatamad ako sumagot. Hindi. I've known Jerome since ASAP ABS days pa, and pretty much it's the same. Yung napag-usapan namin about house, about life, and like, damn bro, we are getting old. Jasmine, I've known for the longest time through my family and through mutual friends. But first time we sat down and got to talk about life then, about Australia, the Australian Embassy, Friendship Day. Australia Day, yeah, always. All that stuff, always. Where she grew up in Australia, where I grew up, stuff like that. Yeah. Si Direk naman, I've known for kangaroos, koalas, yeah, something like that. Direk, I've known for quite a while. First project natin yung How to Love Musarkas, no? And I already knew how brilliant of a director he was. Noon pa lang. Noon nag-work kami noon. So I was very happy naman to be working with him again. And it was before you came out with your... We talked, diba? About
it's not my story to tell, but yeah, we talked about okay, just wanted to get your permission. So yeah, we talked about also personal problems in life, not necessarily problems, pero yung mga pinagdadaanan namin sa buhay. So yeah, that's it. Thank you po and congrats po. Thank you.